Hello guys, welcome ulit sa ating panibagong video. In today's video, pag-uusapan natin guys yung dapat nyong gawin before mag-OBL or before mag-level 200 yung character ninyo. So if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and click nyo yung bell icon para lagi kayong notify. So lima lang naman yun dapat nyong gawin guys pagka malapit na kayong mag-level 200. And tulad natin na malapit na, so dapat nagpe-prepare na kayo. Meron akong 5 tips sa inyo kung ano yung mga dapat nyong ihanda before or during ng level 200 ninyo and yung pag-achieve nyo ng OBL or yon yung OBL ano natin, no, level. So, mag-start tayo sa ating number 1, no. Sa number 1, marami kayong dapat consider. So, apat yung dapat nyo i-consider sa number 1 natin na kailangan. So, ang i-consider nyo is yung merit points. Second is the collection, wings, at saka runes. So, unahin natin yung merit points. So, sa merit points kasi guys, meron kayong apat na category. Pero mostly, ang inumpisa ng lahat is ito. Yung ating ignore damage reduction. So, kailangan nyo matapos yan. So, before tayo mag-level up, kailangan nyo ng merit points. So, magkakaroon kayo na reward merit points. So, ang tanong dito, boss, paano namin makukuha yung merit points? So, dito, may makikita kayo dito, no? Ayan, si dispatch officer. Basta, bahala na yan. So, dispatch officer, pagpunta nyo kay dispatch officer, make sure na kapela kayo. Kasi, doon nyo i-evaluate and i-report yung merit nyo or yung pinaka-medal. And then, sa desert screen, so punta tayo doon. Dahil ang proc yun, kapag proc yun ng character ninyo or yung nation ng character, dito kayo sa ano, sa desert screen pupunta. So meron tayong merit dito, medal. So usually saan nakakuha niyan, mostly sa guild ako nakakuha niyan. Ito to. Ayan. Merit medal exchange ticket. So ang gagawin niyo diyan, i-exchange nyo sa mga officer na designated, like Capella, Green Despair, and then Procyon, Desert Scream. So, punta tayo dito. And may makikita kayo yung apat, no? So, may open store, evaluate medal, merit medal, ayan. So, ayan. Tapos, sunod dyan is yung report. So, ano yung dapat yung unang gawin? Open nyo muna store. And then, may makikita kayo dito sa taas. Merit Medal of Storm. So, kailangan nyo i-exchange yan. So, kung ilan yung ticket nyo, yun yung ma-exchange nyo kapalit nito. So, purchase na rin siya. So, meron tayong dalawa para lang makita nyo guys. So, meron na kayong dalawang ganito. So, boss, ano na susunod? Dapat may-ano nyo yan. Kumbaga, may evaluate nyo muna. Then, yung papasok nyo yan. Ayan. So, dalawa yan guys. And make sure na meron kayong War XP. So, paano boss pag wala kaming War XP? So, makakuha kayo ng War XP sa auction. May itatype kayo doon mamaya, paliwanan ko. So, pagkatapos niya, lagay nyo muna, then evaluate. So, pag nakuha niya evaluate, receive all nyo lang. Tapos, after nyan, punta na kayo sa report. Pwede nyo na i-report yan. Ayan. Report nyo lang, then report. So, magkakaroon kayo ng merit points ay, no? Increase 861, blah, blah, blah. So, ito na yung merit nyo. Ayan. So, hindi pa rin siya magtataas kasi kakaunti lang naman yung nakuha natin. Yun. And then, boss, paano pagka wala kami War XP? Punta kayo sa Bloody Eye, syempre. So, may itatype kayo dyan. Click nyo lang to. Type nyo dyan, War XP. War XP Saber. So, ayan yung kailangan ninyo para magkaroon kayo ng War XP doon sa stats ninyo. Dito, guys. Ayan, nakikita nyo yung WEXP, ayan. Ayan, sa ilalim, before mag-rank, ayan yung 100. So, yan pala yung War XP natin, 100. So, doon, mostly dito nakukuha yan. Same with the AP Saber and sa OBL, yan yung ginagamit. And DP pala, sorry. DP, War XP, at saka AP Saber, ito yung laman. Kailangan may laman guys, yung ganyan. Yan, pag ganyan may laman yan. So, 7M. So, next, ano ba yung kailangan natin, no? Nakuha na natin, kunyari, nakuha nyo na paunti-unti ito. Hindi naman totally kailangan makumpleto nyo yan. Kumbaga may additional stats kayo galing dyan.
So next is yung ating collection. Sa collection guys, halos natatapos ko na siya, no? Paunti-unti. Pero ang tanong dito, boss, bakit ang dami mong stats kahit wala kang item? Kasi nakuha ko yun sa collection, sa runes at saka sa merit points. And meron ka pang wings, tandaan niyo yun. So dito yun. And magdi-deep dive tayo dito, gawan ko ng video kung ano yung mga i-aim nyo na stats yung nandito sa completion reward dito sa collection. Kasi hindi ito basta-basta na isasalpak nyo lang yung item and then yun na yun. Hindi siya ganun. Depende ito dun sa character needs nyo para ma-accommodate ng collection yung missing doon sa item. For example, yung item mo kulang ng HP, hanap ka dito na merong HP na reward and then yun yung i-aim nyo muna para madagdagan yung HP ninyo. Ganun ang technique dyan. Kung pansin nyo, 198 ako pero ang HP ko 7916. And ang dagdag lang ng ating skills ay 589. So, ang layo. Kasi nakuha yan sa collection and dito sa tulong ng ating STR, yan, meron siyang ganyan. So nakuha ko din siya sa collection dito, Underworld. Ayan. So pag natapos ko to, ito na lang yung kulang, makukuha ko na yung STR plus 10. So mag-iiba na naman yung stats dyan. So meron na kayong dalawa, merit points and yung collection. So sunod nyo yung force wing. Sa force wing, kunyari mababa ito, so syempre meron pa rin tayong ano dyan, meron pa rin tayong pang remedyo dyan. Mapansin nyo dito, meron yung wings and bead. May wings, may blessing bead. So pwede nyo mag blessing bead pero under ng wings. Yan, ganyan, no? So 10M, so meron kang 10 hours. Mag-grind ka na mag-grind para makuha mo siya. Or meron din dito sa port locks kay DP exchange. So war XP, no? Ay, war XP, ano, wing XP. So dito sa may bandang baba. So, nasa na yun. Ayan, Cube of Wing. So, dito makakuha kayo. Once na meron kayong DP or dungeon points, pamalit yan, makakuha kayo nito. And then, buksan nyo kung ano yung laman. And then, yun yung ibibigay niya sa inyong equivalent doon sa, dito sa, ano natin, Force Wing XP. And, before yan mag-upgrade, kailangan nyo ng Force Essence. Yan. So, next, yung last is yung ating runes. Sa runes naman, mostly or probably, makapansin nyo stats ng runes ko. Blended, may strike prey for monster, then sword dance, the sword pressure for PvP. And then dito, makapansin nyo ito yung dalawang pinakamataas dahil yan yung balance dyan. May high attack rate ka and then hindi mo na sacrifice yung defense rate. So itong dalawa, priority talaga yan. And then ito, unti-unti nyo yan guys. Kunyari ako, pag natapos ko to, susunod nyo yung defense rate. Sunod nyo na itong dalawa para mataas yung DP nyo. Yung DP na yung gagalaw yan guys kapag mataas itong dalawan to. And then sunod nyo na paunti-unti hanggang sa makamove kayo pababa. So 16 over 16 yung default stats slots ng rune. So 16-16 na ako kasi sagad na yung hanggang ilalim na yan. So darating din kayo dyan. So meron tayong tinatawag na rune slot extender. Kailangan niyo yun para ma-accommodate nyo pa yung ibang AP or yung runes na kailangan niyo. So dito sa runes, ang wala dito is defense, penetration kasi may accuracy ako eh. So yun. So yun yung number one natin na dapat nyo i-prepare: merit points, wings, collection at saka runes. So yun naman, hindi naman kailangan todo or ibigay nyo lahat ng alts nyo para doon sa mga nasabi ko. Pero portion ng alts nyo is doon mapupunta. So second will be one of the aim talaga, no, kapag ka nag level 200 kayo, is yung equipment. Sa equipment guys, ituturo ko din sa inyo, may deep dive dito kung ano yung mga lacking stats ng character ninyo. For example, gusto ko, boss, ano eh, yung character ko, balance. Iba naman, boss, gusto ko high AP. So, merong equivalent yon. Kumbaga, may competition para doon. Pero mapakita ko sa inyo para may guide yung mga bago tsaka doon sa mga nagbabalak na mag-build ng kanilang mag-build from zero, from scratch.
ng item. Pero dito sa tinutukoy kong build option, ano to guys ah, temporary to mid build. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin boss, pansamantagal na build. So paano namin masasabing pansamantagal? So kung mapansin nyo, yung mga nagbibuild usually naka craftsman pero sig metal grade lang. And yung iba naman, yung mga may pera, naglalabas talaga sila ng pera, mga 100,000, mga ganun, para maging high grade and then naka-craftsman. So dito, dahil pulo ubi tayo, mag-start tayo ng itema natin for level 200 sa sig metal. Dahil sig metal, unang-una, mura, pangalawa, available, pangatlo, pwede mong i-upgrade up to level 16 pataas. And lastly, pwedeng gamitan ng slot extender dahil mura. And yung extreme upgrade at saka divine niya is 15 at saka 3/3. So ibig sabihin may additional stats pa galing doon sa dalawang epic option ng item. Tulad nito, kung nakita niya yung extreme upgrade, yan, epic boost, meron pa yan. Then divine level kapag plus 12 batas na. So yun. Yun yung tinutukoy ko dyan. Pero sooner or later, tuturo ko sa inyo yung computation. And lalabas yun dito kasi magde-level 200 na tayo, para ma-prepare nyo yung character ninyo sa mga high dungeon. Dahil itong build na to, basura to guys, maniwala kayo sa akin. Kasi yung tinry ko kagabi, B3F, doon pa lang ako sa second boss, medyo napupunit na ako. And pagdating nyo dun sa pinakadulo, ayun na, wasak na mukha ko. Dahil plus 7 lang to, tapos wala ka pang additional stats, tsaka mga defense item. And I'm pretty sure na doon pa lang sa unahan, patay na yung character mo. Lalo na kung mga wizard, archer, force gunner, mga malilambot, for sure unahan pa lang basag na mukha mo. So yun yung mga piniprepare nyo, and then papasok kayo doon na nakaparty. So yan yung second ah. Pwede nyo i-take down notes or isulat nyo dyan sa notes ng cellphone nyo para hindi nyo makalimutan. So number 3, isa pa to sa mga kailangan nyo i-consider, bike at saka pet. So umpisa natin sa pet. So yung pet natin, so ito. Ayan. For example, itong pet kong si kaibigan Direbore. So kailangan natin siyang i-level 10. So ang tanong, boss, paano ba namin mali-level 10 to? So syempre may sikreto pa rin tayo dyan. Hindi naman tinuturo ng iba yun eh. Sabihin niyan, boss, paano magpa-level ng pet? So simple lang, punta kang Bloody Eyes, pumunta ka ng AH, and make sure na may IELTS ka. Sapat lang naman, hindi naman kailangan sobrang laking IELTS. I-search mo dyan, training potion. Training potion. Ay, wait lang. Training na lang type nyo. Hindi ko nakalimutan yung pangalan. Ay, ito na yata yun. Wait. Parang mali yung binigay ko ah. Potion. Ayun, potion pala, sorry. Potion of training, baliktad pa lang ginawa ko. Potion of training, nakita nyo, di ba, meron siya dito, under ng potion sa mga potions. So, meron dito, ayan no, pet XP, 1.2M. So, kapag bumili ka ng 51, 500M na yan, pero 1.2M malamang plus, nasa plus ano na to, ang pet mo na ito, nasa plus 9 or 10, itong gantong kadami. Estimate lang naman, kasi every time lumalaki ang XP requirement ng pet kapag nagle-level up. So dito yung ano, bilihan talaga, potion of training para sa mga pet. And check natin sa portlocks, alam ko meron din dito eh. Wait ah, yun lang yung mga sikreto na hindi pa nabubunyag. And ngayon, dito nyo na-witnessan sa ating YouTube channel. So wala pala dito, yun lang. Wala nga. Yun lang ang option nyo. Potion training or potion of training under pet XP. Para itong pet nyo mag-gain ng XP. And kung mapansin nyo, may covenant, may trust. So pag level 30 na yung character, ay yung ano nyo, Direbore nyo, kaibigan natin Direbore. So lalabas lahat yan. Kasi mag-open yan ng panibagong slots para sa pet. And meron pa dito nakalagay na pet slot extender required. So kailangan yung gumamit ng same with the slot extender, kailangan yung gumamit ng pet.
para makapagsalpak pa kayo ng pet. So, matagal-tagal pa yan, pero yan is one of the edge nyo pagka nasa level 200 bracket na kayo. So, next is yung ating bike. So, punta tayo ulit na equipment. Sa bike ko, naka-extreme upgrade na to. So, dalawa na lang ang kulang nito. May plus 20, tapos epic converter. So, pag nagamitin yung converter yan, so, ano ba yung converter? Siya yung nagbibigay na additional stats sa isang item. So, tulad nito, pag kinonvert mo yan, for example, kung convert mo siya sa amp, so, magkakaroon yan ng pangalan na Astral Bike Type Blue of Amp, mga ganun, plus 17, yun. Makikita nyo yun sa mga sa AH. Pero ito, possible palitan pa to. Pero ipa plus 20 ko muna pansamantala kasi ang walang stats lang naman dyan is yung MSA dahil hindi naman tayo magic. So dito ay plus 20 na natin, then converter, then tiisin muna natin na ganyan dahil pansamantagal na yung item na yan dahil meron na tayong max critas, meron na tayong CDI. Yung MSA disregard nyo muna dahil hindi kayo magic. So dito sa bike, RW3, blue bike, tsaka PW5 pagka merong penetration. Pero kung pulubi ka, dito ka muna sa type blue and then plus 20 mo na lang and kompletuhin mo yung stats na kailangan. Eto, hindi ko yan basta nilagay dyan. Pinag-aralan ko yan kasi force gunner ang sinundan yan. Pero kung dito natin i-apply sa GL, mag-iiba yan yung stats na yan. So sooner or later, unti-unti natin yung item ko para makita nyo kung ano yung mga dapat nyong iwasan tsaka yung dapat nyong bilhin before kayo mag-proceed sa items. So, number 4 on our list is yung high dungeon. So, tulad na nabanggit ko kanina, nag-high dungeon tayo kagabi. So, pakita ko yung screenshot dyan sa monitor, sa screen nyo. So, nag-B3F ako kagabi, mag-isa. And, hindi talaga kaya ng GL. Lalo na kung hindi ka buff or may item. Kasi kung hindi ka buff, basag ang mukha mo doon pa lang sa second gate. Yung may malaking basa, namamalo yun. Kaya ang sakit nun. So, kung gunner ka naman or mga magic, mga papel, matik, kailangan mo magbaon na sandamakmak na vampiric tsaka potion. Kasi sigurado patay ka agad. So, dito, so, high dungeon. So, paano nyo malalaman pag high dungeon? Punta kayo Bloody Ice. Kasi nasa Bloody Ice, kung mapansin nyo, may dalawang bilihan dyan. Kay Peddler, at saka yan dito kay Lady Yekaterina dahil siya yung AH. So kay Peddler kayo pupunta kapag rare dungeons. So dito, so paano malaman pag high dungeon? Sa Chaos Arena, 6 and 7 ang high dungeon dahil nasa 185 to 200 bracket and OXP ang bigay niyan. Same with the Key of Eternal kapag ka magkikayos kayo o Eka for short. And yung mga high dungeon is itong nakikita nyo mga pula. Tapos itong awakened, basta awakened, high dungeon yan. And B3F, at saka yung part 2. Kolya, high dungeon din yan. And contaminated cactus. Ano to, GOD tawag dito. Garden of Dust. So, tapos ito pang apocalypse. Dalawa yan. Liquid, sobrang dami. So, hanggang baba yan. Hanggang blazing, meron yan. So dito, yan yung tinuturing nating high dungeons. So wala pa dyan yung Glacia Imperna. Labyrinth kasi yan nakalagay. Pero may GI ang term nun, Glacia Imperna. So itrahin yung pumasok. Tapos tingnan nyo hanggang saan isustain ng character ninyo yun mismo dungeon. Kumbaga kung saan siya hanggang saan tatagal yung build na yun. So, pag na-estimate nyo na hanggang dito lang, okay. Kailangan nyo mag-recompute doon sa binild nyo sa item na yan. Ibig sabihin, may kulang dyan or may mali. So, yun lang naman yun. Dalawa lang, kulang or may mali. So, sooner or later, i-deep dive natin yung pag-build paunti-unti dahil hindi kaya ng mga free-to-play na isang bagsak. Kasi malalagasan talaga kayo ng alts pag mali ang bilin ninyo. So, last na kailangan ninyo para sa OBL or pang level 200 pataas, syempre yung primary source nyo is yung ALS. So as of now, ang ALS natin 345, so meron na tayo nakataming around 2.5B. So hindi ako nag-spend. Kung mapansin nyo, kailangan ko pa in na to, kailangan ko pa in up.
Kung mapansin nyo yung Vampiric, pinalitan ko na. Plus 9 yan dati, plus 7 na lang. Same stats, konti lang nadagdag. And ang cost magkalayo. 30m tapos versus sa 1.5m, malayong malayo. So, sinuicide ko muna yung plus 9. So, may reason naman yan kung bakit. So, yung alts, guys, number 1 yan. Kailangan mag-farm kayo. Pag tatamad-tamad yung mag-farm, wala na akong solusyon dyan. Kasi ikaw na yan. So, lahat ng tips ibibigay na natin dito sa channel ko para ma-master ninyo. So, alts yung pinaka huli. Pero pinaka-importante. Kasi lahat na nabanggit ko from 1 to 4, kailangan ng alts. So, yun. And, nag-update ako dyan sa community pala. Yung pag mag-server maintenance or patch note, magre-release tayo day before the patch note and day exact date, doon tayo magre-release ng vlog for patch notes. And then, kapag during maintenance, mag-upload tayo ng hindi kabal na games. So, possible, magkaroon ng poll ulit dyan sa community tab. And then, tingnan nyo na lang ko para makapag-vote kayo lahat. And ma-check ko kung saan kayo or saang ibang games pa kayo interesado. So, yun lang. And then, see you on the next video, guys. Bye-bye!